Andito po si Sir Gerardo Quintela, 48 years old po, isa pong rider. Reklamo niya ang kanyang misis na hindi lang daw isa ang kabit nito. Mismong si kabit number 1 pa ang nagsumbong sa kanya na may kabit number 2. Si Sir Hernando ay meron pong cleft palate na condition, so nahihirapan po siyang magsalita. Ganito po yan, attorney, nung nasa Nasugbu pa kami, 2017 yun, dinala na yung bata sa amin. Ayun pala, nagluloko na yan nung pumapasok sa Kalamba. Kaya lang, wala kaming ebidensya. Nung pumunta kami dito sa Maynila, naririnig na rin namin yung mga kwento-kwento na ganyan. Puro chismis lang, pero di kami naniniwala. Hanggang sa dumating ngayon, naman nagbigay ng ebidensya sa kanya, yung isang ang kabit na yan na si Manny. Di naman namin sukat akalain, ipinurward sa kanya yung mga picture na yan, saka yung mga conversation sa text. Wow. Di sabi ko, may pagkakataon na tayo magreklamo. Pero pinadaan muna po namin sa barangay. At saka DSWD. Sabi nga po sa barangay, di ba kayo magkakasundo? Sabi ko, kapitan, kung kayo po ang nasa kalagayan ng anak ko, babalikan pa ninyo yung asawang ganyan. Sabi ko, ang habol ko na lang atorno dyan yung bata. Nasaan po ba yung bata? Kasi yung babae, yung bata ay nasa kanila po. Kailan po kinuha, tay? Nung magpapasok ng grade 1. Kasi nagkinder sa amin yun eh. Isa lang po ba ang anak? Isa lang po. Gusto niyo pong makuha. Kasal po kayo, sir. Kasal po. Pag nag-aaway-away po yung mga nanliligaw dyan, ay pinagbabantaan yung babae. Na kung ano-ano ang sinasabi. Nagtatago po yung mag-ina. Teka, sa lula niya. Po yung anak ko. Nanliligaw? Opo, yung money na yan. Kanina siya na rin po. Ay, di nagtatago sa lula. Sabi ko, pumunta ka dito sa Manila, dito ka magtago at palagpasin mo yung ano. Hindi namin alam ang istorya. Ayun pala, ganun na nangyayari. May mga karibal, nag-aaway-away na sila. Nako, sumasakit naman ang ulo ko dito kay Mrs. May mga manliligaw pa siya. So, meron na siyang number 1, may number 2, may iba number 3 pa po. May number 3 pa! Iba pa yun sa Kalamba po. Yung sa Kalamba eh. Isang kumboy pa daw yun eh. Oh, wait lang po. Paano niya nakikilala itong mga to? May mga nagsusumbong po, pero di namin pinapatulan. Yung, walang ebidensya. Yung ballpen ko nakaganyan eh. Wala pong ebidensya, attorney. Pero ito pong nagsumbong na ito, may ebidensya kami nakita. Ah, okay. Ito pong si Manny. Ano pong pinadala niya sa inyo yung evidence? Picture po at saka yung mga pwede ko po bang makita? Ah, so nagsumbong itong kabit na to ni si number 1 dahil si number 2 inaasar siya. Ayan po, makikita po natin sa picture. Ooh. Na nakahawak po sa dibdib, nasa nakahalik po sa leeg, sa labi. Ayan. Si kabit number 2 po, ayan. Nakahawak talaga siya sa dibdib. Tapos naka yung face, yung mukha niya naka parang ano ka ngayon? Yung halatang nang iinis, no? Ma'am Mary Joy, ano pong masasabi ninyo dito sa issue po ng pagkakaroon nyo ng hindi isa? Ngunit maraming hello. Karelasyon po. Hindi naman po totoo yan eh. Yan pong nasa picture na yan, high school pa lang po ako at saka batchmate ko po yan. Pilit lang po talaga ako nilang sinisira. Mukha po bang high school si Ma'am Mary Joy dyan? Hindi naman sa ano, pero ma'am... Saka yung asawa ni... Ni Manny po, magpapatunay din eh. May date to, tama? Yung mga larawan, may date yan. Ano po yan? 2020 pa daw po eh, ang picture na yan. 2020 daw po, ma'am. Hindi naman po kayo siguro high school nun, ma'am. Hindi po talaga yan. Totoo. Sino po itong nasa larawan? Kasama po ng ni Romar. Ito, July 30, 2022. Ito po, may date din po ito, attorney. 2021 po ng June. Oh, ito, kuha ng Oppo A55, March 27, 2022. Oh, nasa inuman kayo nito. Hindi po totoo, ma'am? Ako po talaga yung nasa picture na yan. Pero wala na po talaga kami yan. Matagal na po talaga. Pilit lang po nalatag talaga nila kung sinisiraan yan. Ma'am, hindi naman po siguro kayo pinilit, no? Na pumunta sa inuman at mag-take ng pictures na to kasi nasa larawan pong enjoy na enjoy kayo, ma'am. So, hindi po ito paninira. Talaga, siniraan po talaga nila ako ng sobra-sobra. Ang hina po kasi talaga ng signal. Sa anong paraan? Sige, ma'am, makikinig kami pa ng inyong... Hindi po talaga ako nagsinungaling sa kanya. Nasabi ko nga na yan taong yan ay pilit pa rin akong talagang sinisiraan. E nasa sa kanya na kung maninira siya, yan po talaga ay matagal na. Wala na po talaga kami yan. Wala na po talaga. Ayaw talaga niyang maniwala sa akin. Tapos, marami talaga naninira po sa akin dito. Nasa sa kanya na po, kung maniniwala siya, kung ano pong gagawin niya, nasa sa kanya na po, basta ako, mahal ko ang anak ko at hindi ko po basta-basta isosurrender ang anak ko. Yung asawa, attorney ng Manny, pwede mag-testimonya rin yun dahil di nakapag-aral daw ang dalawa niyang anak dahil yan sa babae na yan. Ah, so may asawa din tong kabit na si Manny. Manny. Ma'am, kung sinisiraan ka, no, high school pa lang itong mga larawan na to, eh, ba't kasama sa picture ng inuman ninyo, yung dalawang bata? Eh, no?
malinaw-linaw nandito, hawak na ngayon. Yung babae. Ay, ano po yan, hindi po yan nung nagkikipag-inuman. Yan po, ibagong taon yan, namas ko po kami. Ang ganda nung hawak mo ng, ano, hindi ko pala pwedeng sabihin yung brand ng alak, no? Ano, may hawak ang alak dito eh. Ma'am naman eh. Ma'am, lumalala lang ng lumalala. Alam mo, hindi ka naman nila gustong kasuhan. Ang gusto lang po nila makuha po yung mga yung bata. Isa lang po ba o dalawa? Isa lang po, yun po babae. Daw po, yung babaeng anak, ma'am, pwede mo bang ibigay sa iyong asawa? Hindi po, ayoko po talaga. Kasi ako po ang pinili ng bata. Kayo po ba nakausap kayo ng anak ninyo, sir? Nasa labas po ako. Lumag-usap sila sa DSW. Ano yun? So kinuha po, tay? Tay, tama? Kinuha ba nang walang paalam? Hindi naman po. Kinuha nila ito na pag-aaralin sa kanila. Nag-aaral naman. Nag-aaral naman po. Pero nung nasa nasugbo po yan, galing sa sakit yung bata, pilit na din nalaro. Sabi ko, may sakit, patapusin, may sakit sa baga. So ganito, kasi kapag ayaw pumayag ni Ma'am Mary Joy, no, dahil kasal kayo at you share custody income legally, kailangan nating idaan sa DSWD ito at kailangan yung i-prove, no, na unfit mother si Ma'am Mary Joy. At ang gagawin yung ebidensya ay ito. Yung kanyang pagkakaroon ng maraming kabit, sinasama sa inuman, nakasama yung kung sino-sinong lalaki, ganyan. Unless, dumako tayo sa kung gusto niyo siyang kasuhan ng adultery. Para sa akin po, ano na lang po eh. Kasi matigas po siya eh. Kasi matigas. Matigas po, ano na lang po. Wala po. Ayoko sanang mag-recommend ng ganung bagay, no? Dahil gusto ko maayos na usapan na lang. Ako na bilang po. Pamilya to. Sa akin nga po, attorney, gano'n na lang. Sana yung bata na lang isurrender sa amin. Pwede naman niyang dalawin. Pero di namin pasasamahin ang walang kasama ang bata kung papasyal niya. Kasi ina siya eh. Natutuwa rin ako na yung anak ay nakikita yung ina kasi mahal ang ina ng bata eh. Pero kung ganyan naman delikado ang bata sa ginagawa niya. Naiintindihan kita, tatay, no? Baka ang maari niyong iniisip at dito nga po sa programa, hindi bago yun na may mga bata na nagagahasa ng kanilang mga stepfather o kaya ng mga boyfriend o kung kakilalang lalaki ng kanilang mga ina. At kung nga naman sinasama sa inuman, katulad nitong mga nasa harap ko na larawan, no? Nakakatakot. Kasi paano kung nalasing si nanay? Di ba? Pwede nating i-flash tong mga larawan na to at makita nyo yung mga yung bata kasama, puro lalaki. Nagiinuman. Tapos sasabihin, hindi totoo yan, hindi ko dinadala sa inuman, nagsisinungaling, inuuna niya yung sarili niya. Ma'am Mary Joy. Hello po. Medyo tagilid tayo dito, ma'am. Kung magmamatigas tayo, ma'am. Wala po akong magagawa. Kung makukulong ako, edi makukulong ako. Basta po ilalaban ko yung anak ko, ano man po ang mangyari. Tanungin kita, ma'am. Kami, patas kami dito. Kaya nga namin ikaw tinawagan, no, ma'am. Ma'am, bakit po sinasama nyo sa inuman itong mga anak? Hindi ko nga po sinasabi. Sinisiraan na nga lang po talaga nila ako. Hindi ko po talaga siya sinama. Nagkaroon lang po talaga ng okasyon dyan. Porkit po ba nagkaroon ng okasyon? Ibig sabihin, ipapahamak na ang anak. Yun po ba hindi, yun? Hindi, ma'am. Tinatanong kita ng totohanan. Sinama mo ba sa inuman o hindi? Di ba? Oo. Sabi mo kasi hindi eh. O so, oo. Hindi naman po para ipahamak ko yung anak ko. Tignan mo ilan na yung boteng nakataob dito. Ginagawa na talaga po ako ng istorya ng mga yan kasi lahat sila sinisira ako. We would have appreciated, ma'am, sana ako. Kung sinabi mo na lang na, ay attorney, totoo, may isang beses po nasama ko na ganito. Hindi yung nagsisinungaling po kayo. Kasi kung nagsisinungaling kayo... Hindi na po talaga kayo, ako nagsisinungaling. Hindi ba? Hindi ko na po talaga ipapahamak ang anak ko. Mahal ko po ang anak ko at hindi ko po yun talaga ipapahamak. Tigas talaga. Alam po ng Diyos yun. Huwag mo nang isama yung Diyos, ma'am. Nagsisinungaling ka nga. Nasa Ten Commandments nga yan, sasama mo yung Diyos. Hoy ka lang. Isa pa ulit. Sinama mo sa inuman o hindi? Pagpok na nga talaga yung anak ko. Birthday nga po yan. So, oo. So, nagsisinungaling ka kanina? Opo. Sinama ko talaga si Nene dyan. At alam ng Diyos na, nagsisinungaling ka kanina, tama? Sinabi ko naman po sa inyo na oo nga, isinama ko po. Wala naman po akong nagsisinungaling na sinabi sa inyo. Mataray talaga. Kanina, di ba, sabi mo hindi? Anyway, wala naman bago, po sinasabing hindi, ma'am. Bago tayo mag-usap, ma'am, kasi ako naman, ayoko sana ng legal action eh, no? Gusto ko pakiusapan na maayos lang po, Ma'am Mary Joy. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, pumunta po sila dito, ayaw nila ikaw kasuhan. Kahit pa ba ilan po yung lalaki ninyo, wala na po kay Mr. Yun. Ang kapakanan po ng inyong anak, dahil mahal niya po yung anak ninyo, yun lang po ang habon ng inyong mister. Dahil nga naman, bilang tatay ng isang babaeng
Ilang taon na po itong anak ninyo? 7 years. 7 years old. At makita niya itong mga larawan na to, hindi ba matatakot itong tatay nila? At least mahal na mahal niya yung anak niya. Hindi katulad nung iba na nirereklamo dito, hindi sinusustentuhan, hindi inaalagaan. Ang swerte, hindi ba? Tay Ernani, kung kayo po, gusto niyo po ba munang kausapin si ano? Ma'am Mary Joy, kasi medyo nanggigigil ako eh. Eh, yun na nga po eh, kinausap po na yan sa text eh, galit pa sa akin, sabi pinaparatangan sila ng, ay inamin na niya sa barangay na yan daw ay matagal na, totoo daw kaya lang ay matagal na raw yan. Kaya sabi nung anak ko, ay matagal mo na pala akong niluloko. Okay po. Yun po yun, matagal na kasi, matagal na. Inamin na niya sa barangay, hindi lang nakadetalye nung ano eh. Kayo po, sir, Sir Hernando, baka gusto niyo pong kausapin yung asawa niyo na si Miss Mary Joy? Kaya ko na po kausapin niya kasi... Ganyan po talaga yun. Lagi naman po lagi yun. Laging ano? Haba po ng pasensya ko yun. Simula po nung pinasal kami. Kailan po kayo kinasal, sir? 2011 po. 2011. At sobrang pasensya ko po, ayun, ginawa niyo na yung mga ganyan bagay. Kasi po cellphone yan, siguro isang taon ko na po hinahawakan yung cellphone niya. Okay. Baka po, gusto niyo po, may mensahe po kayo para po sa asawa ninyo? Para po... Wala po, kahit po mag-mensahe ako niya, hindi naman po yung makintinig. Saka kahit po ano sabihin niya, hindi na po ako naniniwala. Sinuwanin po yan eh. Ma'am Mary Joy. Po? Ma'am, tanong ko lang ah. Kasi ba't pa po ninyo pinakasalan ang inyong mister na si Sir Hernando? Kung balak mahal niyo rin po siyang lokohin. Mahal ko, hindi ko po siya niloloko, mahal ko po siya. Sinaktan niya ako, alam ng Diyos yun. Nanakit siya. Physically po? Physically, inamin mo rin sa DSWD yan. Huwag kang magsinungaling, alam mo yan. Nanakit ka ng tao, sinaktan mo ko. Sinampan nasa harap pa mismo ng bata natin. Nasa harap pa mismo ng anak mo, nananakit ka. Tama ba yun? Nasampan ko po siya. Nasasabi po niya. Nagpapasamit na po siya sa pagkulang. Mga lalaki para may makain sila ng anak ko. Eh, tunay-tunay naman po ang pasan ako. Pagkulang ang bigay, ganon sinabi attorney. Magpapagamit na lang daw sa lalaki para may makapera siya. Opo. Ay, ginasampal naman itong anak ko. Doon lang po. Tapos pinagpulong-pulong po ako ng kapatid niya sa ayang magulang niya. Pati nung nanay niya. Pinasok po ako doon sa bahay namin. Sabi nung magulang yung bahay namin. Sige, so ganun. Eh, Ma'am Mary Joy, yun naman palang sinabi mo. Mabuti nga, sampa lang. Ay, pag sa akin, hindi lang sampa lang. Sinabihan mo pala na magpapagamit ka na lang daw sa iba. Hindi po. Hindi po totoo yung sinasabi. Ano nagpapagamit? Hindi po, wala po kung wala po. Nagsisinungaling ka, Joy, huwag ka nang sinungaling. Pwede rin po, hindi ako sinungaling. Meron akong ebidensya, saka meron akong sinalang ka sa lay detector eh. Lalabas yung kalukuhan mo eh. Okay. Ganito, Ma'am Mary Joy, isang, ayan dyan na ba, si Sir Manny Silva? Yes po, attorney sa mas kabilang linya na po. Si kabit number one. Si kabit number one, parang tayong nasa contest, pero iba eh. Si may sash. Bit number one, introducing Sir Manny Silva. Yes, ma'am. Yun, magandang hapon, Sir Manny, sa Attorney San Ferreto ng Wanted sa Radyo. Sir Manny. Magandang hapon naman po. Kayo po pala ang una, unang kabit. Hindi po, hindi po. Ay, hindi. Hindi ikaw ang unang kabit? Last po, last. Uli. Akala ko po kayo si original kabit. Hindi po. Ay, natawa siya, sir. Akala ko... Kaibigan lang. Kaibigan po ako, kaibigan. Wow! Hindi sir, kasi di ba meron pang isa, si Romar? Sinong nauna sa inyong dalawa? Ay, lumalabas pong una yun. Kaya nang... Ah, una pala si Romar. Ganon? Oo. O sige sir, ano pong masasabi ninyo kasi dinideny po ni Ma'am Mary Joy ang inyong relasyon? Or totoo? Kayo po ang nag-send ng mga larawan na to, di ba? Kay Sir Hernando? Opo. Grabe, ang daming larawan. Ito pong mga nasa larawan, si Sir Romar. Opo. Eh, dinideny po ni Ma'am Mary Joy. Ano pong masasabi niyo doon? Ano pang klase pag-deny ba niya? Hindi daw totoo yung mga pictures. High school pa daw siya nung kinuhanan tong mga pictures na to. Ito po yung picture ni Ma'am nung 19 years old po siya. Ay, di ba, ma-observe naman ho niya kung nagsasabi siya ng katotohanan biyang kung high school pa nga. Okay lang, sir. Kanina po, inamin niyo na rin po na wala na siyang talagang madideny dahil nandito yung larawan ng kanyang anak, kasama niya sa inuman, nandito yung date, no, sa cellphone. Pero sir, ano po bang ginagawa nitong Romar? Sinisend po sa inyo itong mga larawan, tapos? Noong panahon pong kami mag-totally nagkakaigay na magkaibigan, ay pinabukasan nung aking nasa Cavite, nagtumawag itong Romar na to sa akin sa messenger.
Tapos ang sabi niya, tigilan mo na ang syota ko. Uy. At ang sabing ganyan, tigilan mo na ang jewa ko. Eto, narito siya ngayon. Nagpapatunay na. Bigla nga akong tumawag siya, nakayakap kay Mary Joy. Tapos sabi ko, wala na kayo, diba? Sabi ko ngayon. Tapos ang sabi niya, hindi totoo na wala kami kasi. Tapos bigla niyang isinend sa akin yung mga pictures na yan. At ano pong reaksyon niyo nung nakita niyo yung mga pictures? Ganda ni ate, no? Ganda ni Mama Mary Joy, no? Di siyempre, video muntik na akong mahimatay sa galit. Silos. Oo. Tapos bigla akong sabi ko, bali wala sa akin niya kasi matagal na yan. Sabi sa akin nung Romar. May conversation din ho kami nung Romar na yun. Sabi niya, hindi ito, bago lang to. Nakatunayan, noong gabi na sabi niya ay nasa ninang siya natulog, sa akin siya natulog sa maulawin. Doon po ako parang pinanghinaan ng loob kasi nung gabing yun, hindi ko siya matawagan. Ang sabi niya, sa ninang siya matutulog, sa ninang niya. Eh, pero hindi siya kay ninang natulog, kanino? Kay Romar. Doon po, sa Romar daw. Kay Romar, wait lang. Sabay-sabay, wow. Iba. Sir Manny, pero alam niyo po na may asawa po itong si Mary Joy? Ang sabi po niya ay matagal na silang hiwalay, 5 taon na. Hiwalay 5 taon na. At bakit niyo po nagustuhan itong si Mary Joy? Napakasimpleng tanong ho. Maganda. Pero hindi naman ako sa ganda nakuha. Kumbaga, saan po? Parang, saan ba kayo kinukuha, Sir Manny? Nang unang tingin ko pagkakilala ko sa kanya ay mapagkatiwalaan siya, mabait, ganun. So nakuha niya kayo dahil mapagkakatiwalaan siya at mabait, tama? Oh. Talaga, sir, marami namang mapagkakatiwalaan at mabait na babae siya. Na siguro ganun talaga yung minsan dumarating sa buhay ang maling pagmamahal, maling pag-ibig, di ba? Saan niyo daw po nakilala itong si Mary Joy, sir? Ay, kasi may paupahan yung kapatid ko doon sa Barangay Dingin ng Pagsangan, Laguna. Anim na pinto. Doon sa isang pinto, umupa yung kanyang kaibigan. Nagagaling ko lang sa malayong lugar noon. Nung ako yung dumating doon, naabutan ko siya doon. Biglang tinamaan ni Cupido. Doon ako nagsimula yung pagiging magkaibigan namin. Ang saan kayo dinala ng pagiging magkaibigan ninyo, sir? Saan yung pinakamatinding inabot niyo ni ma'am? Medyo ganun lang naman. Ho. Nakascore. Mahirap po sabihin, pero huwag nating kuwan yun. Pero oo. hindi na. Siyempre, isuscore tayo, sir. No, kasi hindi ka magagalit kung hindi naman umabot sa malalim. Malalim-lalim yung relasyon ninyo, sir. Sabi ko sa kanya, kahit anong mga pinagdaanan niya, basta tatanggapin ko siya. Kasi kung akala ko nga, ay hiwalay na sila ni Hernan. Ngayon, nung mapagbatay-batayan ko ho, na hindi pa pala na totally hiwalay sila, talagang ayaw niya aminin sa akin na hiwalay sila. Ayaw niya aminin sa akin na hindi pa talaga sila hiwalay kasi pinapaanin ko siya ng bandang huli. Pero sabi niya talagang pinagigitan niya na hiwalay sila. Pero sir, may nangyari na sa inyo, hindi ba? Kaya nagsiselos din po kayo kay Romar dahil po bilang, katabi niya sa kama. Bilang kaibigan na lang daw at alang-alang sa anak, kaya siya umuuwi din sa kanyang asawa, tapos natutulog yung asawa niya sa kandila dyan sa pagsanghan. Pero sa inyo ngayon, po, magkatabi kayo sa kama? Hindi po, wala kaming kama. Ay, wala kayong kama, sir? Banig? Saan, sir? Hindi ho. Wala ho. Kumbaga, nakakasama ko lang siya. Yung halimbawa, pumunta kami ng hindi po kayo nag-ano? Wala po pala kayong... So, mas matindi pala sa inyo si Sir Romar? So, ibig sabihin kayo po, walang kayong di kayo umabot sa alam nyo na kung saan? Si Sir Romar lang po? No comment ako dyan. Ay, no comment. Kaya pala nagagalit kayo kay Sir Romar kasi si Sir Romar parang palagi parang pictures nila, puro kama eh. Ang hangad ko sa kanya lang ho kasi ay makatulong ako sa kanya. Kumbaga ako lang sa financial, pagnisan, alimawa, ganun. May mga lakad sila na pe-presenta ako na may tricycle ako bilang masakyan nila. Ganun. Sorry, natawa ako sa comment ng mga netizens. Itong mga netizens talaga, baka daw patayo.
Wala daw kasing kami. Ano ba? Mahirap lang ho ako. Ito naman, nagbibigay ka nga ng pera, Sir, kay Mary Joy. Kaya nga sabi ko sa'yo, okay lang naman pong sabihin nyo na ganun po kalalim yung inabot ng inyong relasyon. Kasi hindi naman po siguro kayo aabot sa ganito na i-contact nyo si Mister kung hindi kayo nagselos ito kay Romar. Kumbaga ho, parang naawa na rin ako kay Hernan. Kasi ang alam niya, ay kasi malaki daw at tiwala niya doon sa asawa niya, eh, pero ganun pala ang ginagawa sa kanya. Okay, sige. So may sasabihin daw si Ma'am Mary Joy about tungkol kay Sir Manny Silva, Ma'am Mary Joy. Wala na po ako masasabi niya kasi nag-usap na kami sa barangay niya. Pero bakit ka nilalaglag, ma'am? Siya ang nag-send ng mga pictures na to sa iyong mister. Wala itong ebidensyang gagamitin laban sa iyo. Bigay ni Sir Manny Silva. Dahil talagang matindi ang ano niyan sa ulo. Usapin niyo, ma'am, ngayon. Dito, Diyos na ang bahala sa ginawa niya sa akin. Diyos na. Ipapasad. Mahilig si ma'am sa Diyos, no? Ibang Diyos ang ano nito. Ikaw, Sir Manny, may ano ka, may message ka po kay Ma'am Mary Joy bilang kayo ay napaka matalik na magkaibigan. Ayusin niya ang buhay niya. Huwag na siyang iwasan yung sobra sinungaling. Sir, kayo ba dun sa mga sinabi niyo kanina, wala kayong sinungaling na sinabi? Parang may... wala ho. Sure? Wala ho. Katulad nung walang nangyari sa inyo? Oh, sir, di ba? Para hindi tayo gumaya kay Ma'am Mary Joy. Alam na namin ata yun, sir. Meron, no? No comment. Ay, no. No comment means yes. Kasi kapag no, vehemently, meaning talagang paglalaba mong wala. Ganito na lang, Ma'am Mary Joy. Huling tanong para matapos na tayo. Ibibigay mo ba ng kusa yung bata o ilalaban? Ilalaban ko po. So, kung filean ka ng adultery ng mister mo, okay lang? Opo, ilalaban ko. Handa ka doon? Handa po ako. Eh kasi, may testigo siya, si Manny, yung asawa ni Manny, may mga ebidensya. Opo, ilalaban po ako. Kesa humingi ka ng tawad at ibigay mo na lang yung anak mo, patas na saka mo na lang suyuin ng asawa mo after. Pwede mo naman daw pong bisitahin, ma'am. Ma'am. Pwede mo daw bisitahin. Ma'am Mary Joy? Gusto yung makulong eh. Pwede nyo pong bisitahin ang inyong anak. Okay lang ba yun? Para alam mo yun, wala nang kasuhan? Hindi po, lalaban po ako. Kahit kasuhan nila ako, lalaban pa rin mo ako. Kasi po, pag nakulong po si ma'am, wala pong mag-aalaga po sa anak niya. Hindi, kapag nakulong ka, ma'am, mas lalong di mo makakasama yung bata. Okay po yun. Sige, lalaban po ako. Ano man mangyari? Tigas ng ulo, no? Alam mo, ma'am, lahat ganyan naman na sinasabi. Until wala pa yung kaso. Opo. Pero pag nandyan na yung kaso, tapos ma-realize, may pambail ka ba? Basta po, lalaban po ako. Kung ayaw talaga nila, ang gusto nila ay maano yung ma'am, bata. Ma'am, ikaw na nga yung mali. Pasalamat ka nga, hindi ka kakasuhan. Ang laki ng ulo mo. Alam mo ngayon, naniniwala na ako na sobrang bait ng asawa mo, kaya ganyan ang ulo mo. Eh, hindi ka ganyan katapang kung hindi ka pinagpasensyahan ng matagal-tagal na panahon ng mister mo eh. Lumalaban dahil alam kong nasa tama ako. Nasa tama ka! Saan banda? May kinig ako, saan banda? Nanakit naman po siya talaga, alam niya yun. Sinaktan niya ako. Ang dami niyang panunumbat sa akin. Marami siyang kasalanan sa akin, pero ano yun? Yung sa akin, wala na ba akong karapatan para sa anak ko? Wala na ba talaga? May karapatan naman siguro ang batang maging malaya. Wala lang po akong makamit. Ganyan po unali nun eh. Ano, sana sa niya ka na? Oo, ganito na ako. Lalaban talaga ako sa'yo. Oo. Ano naman nangyari? Wala ka. Nasisin mo yan eh. Sa akin sa sa'yo, nilisan pa kita ng pansakataon. Oo, sige, lalaban ako. Para sa bata. Lalaban ako. Wala ka. Hindi na ka na sana eh. Wala na ako masasawa sa'yo. Mm-hmm. Sige. Kaya kung ano, magkibig na lang tayo ng dahil sa bata. Tapos gagawin ng ganyan. Inapusong mo ako eh. Sinabi mo pa sa akin, di man sabi na kapatid mo, pamilya mo eh. Di man patungko ka. Sabi na mo kapatid mo sa akin eh. Ito ako ngayon. Subukan natin. Okay. Sinubukan ko lang. Sige. Abusado ka eh. Okay. Ganito na lang, sir, maubos yung ating oras na sayang nga, no? Pero pwede natin itong pag-usapan off-air, Sir Hernando. Kasi I think talagang ganyan, matigas ang ulo ni Ma'am Mary Joy kasi hindi pa niya alam eh kung anong kakaharapin niya.
Tinatry kong kontrolin yung galit ko. Kasi grabe ang tigas ng ulo eh. Ang point lang kasi dito, may batang involved, Ma'am Mary Joy. At sa mga ginagawa mo, no, malinaw dito sa mga larawan, sinasama mo kung saang-saang inuman, you endanger your own daughter na wala pang kalaban-laban just in case, no, malasing ka dito, anong mangyari sa'yo, anong mangyari sa kanya doon. So, tignan natin kung talagang yan ang gusto mo, imbis na walang kaso, di ganun na lang po. And good luck po sa inyo. Sa susunod, wala nang pakiusapan. Okay, sir? Okay, Ma'am Lori? Yes, po. Good afternoon po. Yes, ma'am. Ma'am, ilalapit lang po sana namin itong kaso po nitong isang minor around 7 or 8 years old po na gusto po sana namin ma-rescue or ipa-assess po muna dahil po yung kanyang nanay sinasama po kasi siya sa kung saan-saang inuman na puro lalaki ang kasama at hindi po kinukuha po sana ng kanyang tatay. Kasal naman po sila. Nag-worry lang po si tatay na baka po mapaano itong kanilang anak na babae. So, Ma'am Lori, pasamahan po muna namin sa inyo. Ah, okay po. Actually, this ang case po nila rito sa amin na lumapit ng August. So, August 3 po yan sila sa barangay. So, hindi rin po sila talaga nagkasundo doon. So, ang ating pong BCPC, ang ating pong barangay captain, and our BWC CDO po ay nag-usap po, kasama po sila, pati magulang nila, para po i-settle sana, no? Hindi na sana umabot po dito. However po, hindi sila nagkasundo and then na-turn over po ito sa MSWDO po sa office po namin. And then hinarap ko po sila, pinag-usap po, and ganyan din po naman actually yung nangyari. Mm-hmm. So hindi pa rin po sila nagkasundo. And then si Mr. Quintela po is very decided nga na masampahan po ng kaso si Joy, si Mary Joy, gawa nga po dun sa mga proof na meron siya. Pinakita niya po quickly sa akin po yung mga picture and he is very decided. When in terms po, dahil nga po sa in-explain po nga sa kanila, naiipit po siyempre sa sitwasyon nila na ang kanilang anak, kasi may anak na po sila eh. So, sana lang po ay in every decision na ginagawa nila, kinoconsider din po nila yung anak nila. Tama. Meron naman po tayong parental capability assessment na ginagawa po, kinoconduct to assess po yung capacity po ng magulang kung dapat nga po nasa kanya po i-custody. Pero po dito po sa nakita ninyo na ginagawa po nitong ni Ma'am Mary Joy dyan sa parental capability assessment, ma'am, ano po sa tingin ninyo, karapat dapat ba nasa kanyang kustodiya nitong bata? Actually, ma'am, wala pa pong assessment na naganap kasi hindi pa naman po kami, kasi hindi pa naman siya nag-push through. Kasi ang sinabi lang po sa amin, iniwan na salita rito ni Mr. Quintela, ay isasampan na daw po niya yung kaso. So, I thought po, dahil ayaw na po nila na i-handle na po dito sa sa MSWD o sa under po ng munisipyo, so ang akala ko po ay didiretso na po siya sa court to file a case against po kay Mary Joy kasi ayaw po makipagkasundo ni Mary Joy. Okay, sige, so, ganito na lang po, ma'am. Sir, I think maganda rin po na ipa-assess natin yung misis ninyo, yung parental capability assessment na yon. And I think kayo din. Bakit? Para bago kayo pumunta ng korte, kung magmatigas pa si Ma'am Mary Joy, matibay-tibay na ebidensya yun. Pag nakita doon na incapable or unfit mother itong si Mary Joy, mas mapapadali po pagdating natin sa court, kunin ang kustodiya ng bata mula sa kanya. Okay po ba yun, sir? Oo, para mapakita mo din na mas capable ka kaysa sa kanya. Okay po ba yun? Okay. Sige, ganun po muna. Maraming salamat po, Ma'am Lori Sagales o MSWD ng Pagsanghan, Laguna. Ipa-assess muna natin, ha, sir? Opo. Salamat. Maraming salamat po, Tatay Hernandez.